touch of love. Kasi tulad sa NST, pag community service, diba, parang madilinis lang gano'n. But dito kasi parang may sharing of experiences, nung buhay, pag nakakausap yung mga elders. And akala ko hindi talaga totoo yung parang may house of the home for the aged tama, diba? So ayun, so ang naging reflection sa akin is, siguro para sa akin, ang swerte na rin nila kahit papaano. Kasi narating nila yung parang years lifespan na kung anong meron sila ngayon. Parang kung ilang years na silang nabubuhay sa mundo. But then, it is also sad because magkailangan nandito sila. Though we understand some reasons of the relatives na syempre busy, walang mag-aalaga sa bahay. And these informations that I have was according to the sa mga na-interview ko. So ayun nga, sabi ni Lola, may sakit siya pero walang mag-aalaga sa kanya, pag-alus niya sa bahay. So ayun, it makes me feel sad. Yun. Then, ano pa ba? Ay, yun lang. So siguro para sa akin, lahat naman tayo tatanda, but nasa sa atin yung kung paano natin, paano magiging worthy yung life natin na meron tayo. Thank you. Sa sitwasyon natin ngayon ay dapat mas binibigyan nating pansin yung mga taong minsan ay nagpahalaga sa atin. Example na lang po, nung nakausap ko si Mrs. Gloria na inabandon na ng kanyang mga anak dahil hindi na daw siya kayang alagaan. Yung mga anak niya ay mayroon ng sariling trabaho, meron ng sariling pamilya, at sa kasamaang palad siya ay kinalimutan na
or minsan hindi na siya nilalaw. Para sa akin, dapat mas napapaiting natin at napapagtibay natin yung pagmamahal natin sa ating mga mamulang, lalo pat sila'y matatanda na. Kasi simula't sa simula pa lang, sila yung naghubog sa atin kung ano man yung meron tayo ngayon at kung sino man tayo noon, na siyang dapat natin ibigay sa ating mga magulang. At sa aking realidad at aking mga na-realize is sa ayoko pong magawa yun sa magulang ko, especially po sa mama ko. Kahit po magkaroon po ako ng trabaho, kasi po alam ko po na balang araw mahihirapan din po siya, ayoko pong maranasan niya or maramdaman niya kung ano man po yung nararamdaman ni Mrs. Glory. Abandoned house sa San Juan na pinuntahan po natin. Yun lang po. He gave us his only son, Jesus Christ our Savior. Dahil group po namin yung gagawa nun. So, naisipan po namin kumanta. Sabay-sabay po kami pumunta doon. And then, marami po kami na-meet na mga matatanda na po. And then, masaya po kami kasi nakapag one-on-one po kami sa kanila. Nung nagpa-games po kami, mukha naman pong nagustuhan nila. Marami rin pong nakisali sa games po namin. Then, nag-enjoy din po sila. Noong after po ng games presentation, pumunta po kami, lumapit po sa kanila. Ayun po, nakangiti po sila. Then nagustuhan po nila yung presentation na ginawa namin. May nag-volunteer pa nga po na kumanta. Tapos po, noong after po ng presentation namin, binigyan na po kami ng chance na makapag one-on-one po sa kanila. Tapos, may nakausap po ako na lola. Sabi po niya sa akin, wala pa daw po siyang 1 month na nilagay doon ang anak niya. Meron po siyang anak na hindi po niya tunay na anak. Adopted lang po yun. So, naghihintay po yung anak niya na pakasalan ng boyfriend niya dahil may anak na po sa kanya. So, ang hindi daw po alam ng anak niya is ikakasal na yung lalaki sa ibang babae. So, iniwan po siya ng anak niya doon. Umaasa po yung anak niya na babalikan pa rin po ng asawa niya. So, yun po. Thank you po, sir. Naging masaya po kami. Service kami sa Ornette, sa Home for the Aged. Nagulat ako kasi mga matatanda ron, hindi mo akalain na talagang, alam mo yung parang inabando na kahit kaya namang buhayin. Mga anak nilang niyo na lang sila doon. Siyempre, para sa akin, na medyo nakakalungkot kasi kaya naman nila eh, tutusin, kaya nilang buhayin, kaya nilang alagaan, pero ba't iniyon nila? Nung nandun talaga ako sa mismong lugar na yun, di ko alam kung naiyak ako nun kasi yung ibang magulang doon talagang mararamdaman mo talaga na hinahanap talaga nila yung mga anak nila. meron pa ako doon parang sobrang nagdadasal talaga siya na babalikan siya doon
Kaso, ilang araw na lumipas, wala pa rin. Tapos meron doon yung anak niya, parang nag-aartista sa ibang bansa. Yung kinausap ko, tapos naiiyak siya kasi inaantay niya yun. Inaantay niya na balikan siya doon para yun, sana kung kayo, may mamang magulang kayo, mahalin nyo. Lagaan nyo. Kasi yung mga magulang natin, nagsasakripisyo talaga yan para sa atin. Sinisiguro nyo yung mga kinabukasan natin na makakapag-aral tayo ng mabuti, makakuha ng trabaho. At dapat, suklian natin yun. Ibalik natin sa kanila yung mga paghihirap na ginawa nila. Hindi dapat natin sila iiwan ng basta-basta dahil magulang natin yun, ba't natin sila iiwan? Pinalaki tayo nun. So, ayun. Community service po kami sa Hornet Home for the Aged. Nung una po sir, ang inaasahan ko lang na maabutan doon yung mga typical na matatanda, yung mga tahimik, hindi masyado malikot, tsaka yung walang pakialam sa iba sir. Pero nung nagsimula na yung mga program, naging active naman yung mga matatanda sir, tsaka nakikisama sa mga palaro tsaka sa iba pa activity. Naintindihan ko po sir kapag nagtataray yung ibang matanda doon dahil na rin siguro sa ano. Sa matanda na sila, ayaw na nilang malikot, ganun sir. Minsan aburido pa sila kapag kinakausap namin. Pagtapos ng mga programa sir, nakihalubilo kami sa mga matatanda. Nakipag one-on-one to kami sa kanila sir. Nawa ako sa kanila kasi iniwan sila ng mga kamag-anak nila dun basta yung iba sir. May nakausap kami ng mga kagrupo ko sir na parang nagpapaalam na siya sa amin. Gusto niya na daw magpahinga sir kasi pagod na daw siya dun. Tapos pinayuhan na lang namin sir na lakasan na lang niya yung loob niya kasi pwede pa naman siya balikan ng mga anak niya dun or kapamilya niya. Nawa ako sa sitwasyon nila sir kasi nag-a-adjust pa sila sa mga nag-aalaga sa kanila. Imbis na kamag-anak na lang yung mag-alaga sa kanila, ibang tao pa sir yung nag-aalaga. Tapos, naalala ko po yung lolo tsaka lolo ko na nung na-stroke sila po. Naisip ko po yung lolo tsaka lolo ko na swerte po kasi kami nag-alaga sa kanya. Hindi po namin siya iniwan sa Home for the Aged tulad ng mga matatanda dun sir. Nagpapasalamat po ako sa inyo sir kasi may ganito activity sa subject natin. Namumulat po yung mata ko sa mga bagay na hindi dapat gawin. Tulad nung pag-iwan sa matanda sir sa Home for the Aged, parang nahihirapan nga po sila. Dapat po talaga tayo mag-alaga sa mga magulang tsaka lolo natin kasi nahirapan po sila. Yun sir, salamat po. The world has known. Search the world.